Live din. And we are back para sa ating ang Game China versus 3. Lower bracket round 3, Deathbringer Gaming up against sa Warriors Gaming Unity. At eto, meron na tayo dito na miss na namin dito ng Bans and Picks. Pero eto sa Deathbringer. Tiny 10 seconds Chen. Ito, remaining. Itong Chen nila, lagi nilang pinapasok to eh. 5 seconds remaining. Okay na. Pero dito naman sa side ng WG, Itch and the Beastmaster. So, tignan natin kung ano yung partner nila dito sa Beastmaster. Pwede din naman si siguro yung partner nila dito. At makikita nyo na nga, yung Deathbringer doon, fourth ban nila is yung Grimmslock. So, takot sila dun sa Lich combo tsaka ni Beastmaster combo with the help of that Soulbind. Napakalakas na. Hello, hello, what's up? So, wala pa palang tao, no? Oo, kasi tagal nung break natin eh. So, kami nga pala yung magiging casters nyo para sa gabing ito. Si, ako si Lucifer at katabi ko dito si... RGZ. What's up, boys? Pwede Radiant ako, diba? Team ban. Oo, pwede naman. Dire team ban. Na kami mga best, pero... Mahirap pa pag ganun na yun. Tuloy-tuloy yun. Hindi nila makikita kung... Oo, hindi nila makikita kung game na. Pero kasi kanina pa tong game na to eh. Oo, kala ko eh. Pagkatapos kanina nung game, ginim na agad nila yung sa Neon tsaka sa ano, IM Point Club. Pero may sinusunod ata sila ano eh. Oo, yung schedule. Schedule. Pero dapat 8 pa talaga. 10 to, so seconds remaining. 5 seconds remaining. At eto na nga, binan dito ng WG Unity is a chance. So, iniisip nila na yung siguro yung tiny natin dito, position 4. Like what we are always saying, si Tiny, one of the best heroes in the meta as of now. Especially kasi si Tiny, kahit ano lang yan eh, Bracer lang, tsaka Treads eh. Pwede na eh, no? Boss RG. Ito, si sa WG Unity naman, S-Bin yung pinick nila dito. S-Bin. Ito yung post for nila. Oo, siguro. Siguro, ito yung, oo, ito siguro yung post for nila. Bracket, round 3 pa lang tayo. Round 3 para sa ating lower bracket finals dito sa ating ang game versus China versus. Remaining. Tignan natin kung ano ang ipipick dito ng Deathbringer. 5 seconds remaining. Medyo, nung isang araw kasi, nag-stumble sila eh. Up against sa Neon. Hindi ko na-expect na yung performance nila. Ganun. Easy 2-0 for Neon. Pero eto, tignan natin kung matutong ba mo nila itong... Warriors Gaming Unity kung magkakaroon ulit tayo ng rematch. Pero sino yung mananalo dito? Dadaan pa sila sa kamay ng IM Point Club. So ano yun? China yun, di ba? Oo, yung IM Point Club natin. So, IM Point Club from China. So yung para sana nagulat lang ako sa performance ng Neon dito kasi in-stop nila yung mga kalaro nila dito. Panay 2-0 yung nangyari. Pero ito na nga, fourth pick para sa Deathbringer. Ay, third pick pa, ng Dark ng Deathbringer dito is yung Darkseer. Darkseer. So, baka Tiny and Darkseer combo na to. Pero, di ba ito yung sila yung nag-Darkseer na Tiny? Radiant Team Pick. Yung mabis na laro lang. Juggernaut. Ah, oo. Tama. Yung first series natin of the day. At ayan. Para sa mga nanonood ngayon, don't forget to share this stream para maabot sila ng balita na game na yung Deathbringer tsaka Warriors Gaming. Dire Team Ban. Timbersaw! Pero eto, para sa side ng Deathbringer, Timbersaw has been picked up immediately. I think we're gonna see an OD ban possibility para dito sa side ng Deathbringer. Tingin mo, RG? No. OD to, I think. Kasi, hindi naman magandang pa-contra kay Timbersaw sa mid. Saka especially last pick yung Radiant Warriors Gaming back. Unity natin dito. So, marami silang option para dun sa Timbersaw. Kasi medyo mahirap i-bring down to si Timbersaw knowing na focus kayo sa physical, sa right-click damage. Especially ito si Juggernaut, yung Omni niya. Right-click na rin. Oo, wala pure or magic. 10 seconds last remaining. Five seconds remaining. Tingin mo kung hindi OD. I think pwede rin yung Pog na. Pero
sila, inakaban na rin yung Pugna. Sila mismo. Ayan, sila na mismo yung nagban, oo. Oh. Ah, para sa side ng WG. Pero yun, binan nila yung Askar, oo. Oh, pwede rin yun. Para sa side ng WG. Especially, yung WG, mahilig din sila mag-Askar dito. All throughout the entire tournament. Pero ito, Draw Ranger. Para sa side ng Deathbringer. Kuro. Depending sa last pick nitong WG yung laning nila, no? Hindi pa natin alam yung setup ng laning dito para sa Deathbringer. Pero eto na nga, Tinker. Well, I think it's gonna be a team versus Tinker. Mag-i-struggle lang ng kaunti dito si ating paring Tinker dito. Especially pag level 5 na dito si Timber. Yung stack ng kanyang reactive armor. Medyo annoying yan. Tsaka walang pang counterplay si Tinker up against this Timber, so aside from that laser. Pero tignan natin. Silang bombers dito kay Timber. Oh, pero eto ah. Medyo it's interesting to see the Beastmaster as a support position. Oh, support position siya eh. So, post 3. Oh, pero natin. Baka mangyari dito, Beastmaster Juggernaut. Kasi parang ang pangit pag Beastmaster tas S-Ben eh, no? Mangyari Lich tsaka S-Ben. Pero okay din pala yung Juggernaut tsaka Lich. Tingin ko, yung gagawin lang nito siguro yung Beastmaster is kakat lang siya ng wave dito sa bottom. Kasi kailangan nila ng levels dito eh, bago sila maging aggressive. Pupul lang muna sila. Oo, mabagal. Medyo yung slow nung burn ni Beastmaster, medyo mababa pa yun. Tingnan natin kung paano yung magiging laning. Kasi para ang hina kung mangyayaring draw Ranger plus Gen. Oo. Hindi kaya siya dive in. Oo, kaya. Oo. Pero pag nag-level 6 na si Draw Ranger, magro-rotate na agad sa jungle yan. Oo. So, I think, ang nakikita ko dito sa game na to, parang magiging depending sa rotations and pressure na ihati dito ng Warriors Gaming Unity, I think this will be a long game. Pero ito, pakilala muna natin para sa side ng Deathbringer Gaming. Kama as Draw Ranger, Firefly as Tiny, Marlene as Jen, OP as Tiger. Para naman sa side ng WG Unity, si Felix Xiao ba? Para sa kanya Beastmaster, Velo as this Ben. Nothing to say, para sa kanya Tinker, Mercury as the Juggernaut at si Kang as the Lich. Beastmaster. Oh, binaba nila yung Beastmaster. Tignan mo rin yung item ni Beastmaster dito, dalawang salve. Hindi natin nakikita yan ng madalas, yung salve, dalawang salve. Mukhang mapapalaban sila sa bottom. Oh, minsan pag naglalaro ko, iniisip ko, pagka kunwari, mga IO yung hero ko. Parang iniisip ko, kunwari, pagka kailangan ko ng pots. Parang iniisip ko, pag dalawang salve, parang ang pangit tignan sa inventory eh, no? Pero ito na nga yung sinasabi ko, mag-mimid. Ayan na nga, oh, ito yung ginawa nilang adjustment maganda dito. Maganda talaga magiging laning yun. Ibibit talaga di, pero, yun. Oh. Team versus sa bottom lane. Oh, tsaka hindi rin siya mahirapan against this Tinker eh. Kumbaga, parang may... Malaki naman yung range niya. Ang lamang lang dito ni Tinker is yung laser. Oh, 3 bounties for 1. Slight win for the side of WG Unity. Pero... oh, ayan na nga. Kakatan lang to ng wave ni Xiao ba? Especially, knowing na yung safe lane ng Deathbringer Gaming natin dito is yung Timbers. Kasi wala silang ibabawas pa dyan eh. So, ang gagawin lang nila dito, magpapalevel lang sila. Pero tignan natin. Oo, pwede rin ganun yung gawin niya. Pero hindi pa naglalagay ng skill dito si Marlene. Mukhang ibablock niya yung dalawang camp dito, ha? With the help of his ball, tsaka yung hook natin dito. Dito sa top lane natin, silang medyo mag-laning na natin. Oo. Hindi mo lang kung ginagawa na ito, eh. Oo. Tamang ibablock lang nila yung camp dito. Sama na rin din yun. Dire's top tower is under attack. Jonana! Oh, pero surprisingly, kinatagad nila yung creep wave, ba? Napakaaga. Oh, I mean, dyan na nila agad pinapatay yung creeps. Hindi na sila nakikipag lane against this Juggernaut. Si
pa talaga si dahil sa pro. Oo. Kumbaga level 1 mahirapan yung tiny natin pati Darkseer, pero pag nag level 3 na si parang Darkseer natin yan, madadalian na siya diyan. Pero eto ninakaw yung baboy. Nakawin yung baboy lang. Nanakawin yung baboy mo. Oo, especially pag nag-level 3 na yung team person natin dyan. Pero eto. Nakaka-block rin to, ano? Oo, nakaka-block din yung hook natin. Daya na pala nito, nakaka-block. Oo, yan din yung mga advantages ni Beastmaster. Kaya lang, ayan nga, ninanakaw lang din yung baboy niya. So, I think magkakaroon ng adjustment para sa skill build to si Xiao ba? Kasi nanakawin niya lang nanakawin niya, eh. Oo, wala talaga silang kaya patayin dyan. Bukod sa chain, pero I don't think na mapapatay pa rin nila yung chain eh, no? Pag ninanakaw yung baboy natin dyan. Inaalagaan mo, tapos ikaw nanakawin lang sa'yo, no? Oo, oh, mahina talaga. Low. Ayan, yun nasa taas. Low. Oo nga, no. Oh, hindi umabot. Pero ito, balik tayo sa ating. Low. Sa top lane, nabigyan na si... Ay, hindi. Nagpakamatay lang si Kubara. To help himself back to full HP and mana. Pero ito sa mid lane. Mamamatay doon yung Tiny sa mid lane. Ay, yung Tinker. With the help of Tiny's rotation. So, maganda yung ginawa doon ni Tiny. Kasi bibilis pa yung level dito ni Drow Ranger. Plus, I think pagka level 6 dito ni Drow Ranger, magro-rotate na siya dun sa jungle, then Tiny could take over his lane. Especially si Gowara, na-secure niya na yung levels that he needs. Ito pang leech natin, tamang binibigay niya lang talaga yung solo XP kay Juggernaut. Oo, solo XP talaga si Mercury dito. Pero level 2 na siya, nag-develop na naman siya kahit papano. Easy lane lang to para sa top lane at para sa bottom lane nila, so... I think maganda yung magiging simula ng Deathbringer dito. Oo, eh. Oo, para sa Deathbringer natin. Maganda yun. Tapos action. Pumatay pa si Tinker sa words mid lane. Words ng both teams natin dun sa top lane, ha? Binlock nila parehas yung farm. Oo. Kala nila, diyan kayo magpa-farm, ha? Wala kasi yung pwede din gawin ng WG dyan, di ba pag nagka-cut si Darkseer ng Creep Wave? Pwede dali ni Juggernaut yung Creep Wave dun sa large cap natin. Tapos ikutan niya yun. Pero ito, nag-rotate na yung Tiny natin. Oo. Kasi kaya na nung mag-sustain ito sa sarili niya. Pero tinatlo na siya. Ito na nga, the Sinister Gaze. At mukhang mamamatay. Ito na nga, namatay na nga. At nakuha pa ng Tinker natin. Oh, actually, maganda yun. Maganda rin yun para sa Tinker. Kasi, at saka siya ba yung nakapatay? Kailangan niya talaga yun. Kung ikaw yung mag-rotate, ikaw na rin yung pumatay. Saktong-sakto kasi nakakuha rin siya ng Ace. Talagang mapapapunta siya eh. Oo. Ito yung Warcry natin gamit na. Tingnan natin kung sino makakuha ng 5 minutes bounty dito. Tingnan ko makukuha. Hindi niya na i-commit. Hindi siya makalapit dahil sa purge. Ini-slow lang siya dito. Pinipurge na siya ng pinipurge dito. Tani Tear Punisher. At ayun, si Velo. Ganito na ganito. Ito ang Darkseer natin eh. Ano na, hindi niya nakakaya siguro yung block. Medyo natuto na siya. Uy, yung bounty natin mayroon pa dito ha. Oo. Surprisingly, hindi chinek ni Guevara yung bounty rune. Inexpect niya na nakuha na ni Lich yung both bounty runes natin. Mamatay pa yung spin sa bottom lane at ito napakagandang observer wards. Uy, wala ko hindi niya pa rin mapapansin yung bounty dito. Napansin niya na. So, binilock niya na yung camp dito kasi alam niya ng ano eh, di nalalalim to eh. Pero tingnan natin, babalik na naman siya sa kakulitan niya. Oh, yan lang talaga yung pwede niyang gawin dyan eh. Kasi hindi na siya pwede lumit sa Jug, actually. Especially si Jug natin. Level 6 na si Jug. 6 minutes into the game. Available niya yung niya. Pero nandito yung ating Beastmaster. The Pro Shield and the Sinister Gaze. Tingnan natin kung makakatakbo pa si Darkseer dito. Dead si Piro. Wala nang follow-up, pare. So, wala na siya ng disable. Okay na, makakainga na lang. Tamang nanggugulo lang si Darkseer dito. Pero yung bottom lane natin. 6 minutes into the game. At eto na yung strong points ni Chen with the help of the reactive armor ni
Deeper Soul. They could easily take down these towers. At sino magde-dip eh, pero eto ito, ipupull niya lang yan pero kaya niya lang, lang eh, ano yan eh, kaya niya pa rin ito. Eto, sinalt pa siya. So I think free tier 2 tower to para sa Deathbringer. O tignan natin, actually ang ganda ng ginagawa dito ng Deathbringer game. At yung both supports nitong Deathbringer natin, they're playing around this Deeper Soul to secure that tower. Tower na to eh. So, minamadali na talaga nila. Gusto na lang kunin. San dito na rin? So, tingin mo, pagkatapos siya na makuha yung tier 2 dito. Ang lalim na nito. Oh, siguro dun sa top lane. Pero, actually, pwede pa rin siya mag-stay dyan eh. I think, lilipat na siya sa mid tapos magka-transition na to sa mid, ano, sa jungle. Oh, sa jungle. Oh, pwede ganun. Tapos, kaya lang, ma-free up yung space natin dun sa bottom lane. Siguro si Tiny yung pwede mag-tend dun sa lane na yan. Pero dito si Chain, Penitence at nandito na rin yung Avalanche at yung Tossback papunta sa Trips lang naman. Pero tingnan natin, kaya na nila patayin yung Tinker. Pero nandito yung Juggernaut, nagro-rotate na rin at nandito yung Sinister Gaze. And the Omni Slash kinumit na, ipasa mo na yan yun. So napasa pa sa draw at maliligtas pa si Tiny dito. At tingnan natin, TP out. Naiiwan na dito si Lucia. Walang naman. Walang namatay din, ha? Oh my god. Napakaganda nun para sa side ng Deathbringer, actually forcing the Juggernaut rotation. Pati yung Omni Slash niya doon, parang RG, kinomit niya doon. Oo, nakomit na. Oo, oh, akala ko bibigyan niya na doon yung chain. Buti. Instead, he went for the big play. Dito, pero nandito pa yung Juggernaut natin at nag-fury na rin. At tingnan natin, ulit, sunong wada. Mamatay yung ating Tiny, pero pwedeng mamatay si Juggernaut na ito, pero nandito rin si Leech para mag-save para sa Juggernaut. Medyo magulo na. Oo, sayang, actually nasayang na sana yung rotation dun ni Juggernaut, pero si Tiny pero nabigyan niya pa naman contest yung rune eh. Ito, makikita niya dito sa search here, pero available naman yung search natin dito. Shoutout kay Rizker, Incon, pati na rin kay Asper Lim, Paunil. Good evening sa'yo, kapatid. Happy viewing tayo dyan. So, farming lang oh, din. Oh, farm. Tamang farm lang. Ayan, network na tayo. Timber, so, ayan na. Hindi niya pa nililisan tong bottom lane. So, ang ganda ng early start ng ano natin, draw natin, ha? Oo, oh, draw level 9 na siya. 9 minutes into the game. Pangalawa pa siya sa network. Oh. Nakapang yung leech. Level 3 pa lang. Huwag kang sisirip dyan, eh. Ito, pag nakita ka, level 3 ka pa lang. Kumpare, ito na nga. So, hindi. Gabi kasi, kaya hindi masilip-silip yung tropa natin. Napakaganda. Napakaganda pa ng ops nila. So, makikita nila yung rotation sa bottom jungle. Pero tignan natin kung magpe-pay off ba yung ward nila na nandun. Sadong kasi nape-pressure itong bottom lane nila eh. Ito, makikita na dito si Chin. Oh my god, pero meron tayong search dyan. Ito yung stun, yung pro shield at yung missile. Tatama sa ating Chin. So, mamamatay siya dito parin. Yung ibang lane napapabayaan eh. Laking space nito para kay draw. Tsaka actually, yung bottom lane natin, napapush lang napapush dito ni Timber. So, kailangan magpumunta doon ng WG Unity. Ang kailangan gawin ng WG Unity dito is ma-takedown nila yung tower na yan. In order for them to use those wards that they have deployed doon sa jungle ng Radiant side natin, ha? Kasi hindi nila magagamit oo, yan. Oo, sobrang lalim na to eh. Kailangan muna nila dumaan. Ay, pero ayun, nais pa na lata siguro siya nag-ward doon. 10 minutes. Multi-root. At mukhang for sure no, ang trade natin dito, hindi maganda to para sa side ng WG Unity. So ito yung Timbers natin, napakalalim na rin ha, pati yung neutral kinukuha niya na rin. So mahihirapan na silang kunin tong jungle sa bottom lane ng ano, War Gods, free ano na war, to. Para sa War Gods Unity. Free na to para sa Deathbringer. Ito, oh my god, yung Tinker natin. Oo, so, kala ko, atapak ang out na si Tinker eh. Boots of travel yung ating Tinker, pero ito, magkukommit na naman ata sila sa mid lane. The pro shield, pero nandito yung March. Level 4 yan, so madedelay sila dito. Oo, madedelay sila ng todo dito, especially with the help of that March of Machines. And rockets flying through. May pro shield pa, so I think kung nag-defiance muna siya, kaya niya ata tumaki. Oo, kaya mas maganda siguro kung nag-defiance muna siya din. Transitioning dun sa Crimson Guard if he wants, no? Radiant's bottom tower is under attack. Ito yung bottom lane natin na kumita ng Gazlet sa SPM, pero farming lang yan. Ito, napakadaming farm nito para kay Timbers, oh. Oo. At saka maganda yung ginagawa dito ng Deathbringer, actually. Ito yung kasi, Avalanche, hinahabol si Spin. Oo, pero hindi siya mamamatay. Tama ang harassment lang. Or trying to force out those rotations.
Ay, alam dito, wala pa. Ah, meron na silang natin na tower. Mamamatay dito si Jin. At tignan natin kung kaya niya patayin si Juggernaut. Pero available pa yung Blade Fury dyan. Oo, yun na pala yung natin nila na tower. So, it's gonna be in a 3-4-1 tower count para sa in favor of Deathbringer Gaming. Pero mahalaga yung mga towers na yun, parang RG, yung kasi mga nakuha nila. Kasi na-open up na yung mapa nila eh. Napakalalim pa yun. Mahirapan na silang tumulak sa ilalim. Sobrang lalim na yun. Lalim na nga, ang lalim pa niya. Paano pa itutulak yung bottom lane? Depende na lang kung magkukumit sila sa top tower. Oh. Pero hindi. Kaya-kaya na ni Darkseer mag-sustain sa top eh. Kasi OP ah, pag once na lumalim na tong bottom lane natin, si OP lagi yung kanilang tanke doon to deal with that pressure. Ito si itong draw ranger natin, unti-unti na siyang nagpo-pull ahead sa in terms of network against this juggernaut natin. Tamang aras lang sa top lane, tamang defense lang. Pero ito, nirecall na lang si OP. Dito na naman si Timber, so para tumangke. Mukhang pretty. Pero I think mag-defiance na siya dito, ha? Kailangan na-realize niya eh, kasi kailangan niya yan para dun sa March of Machines. Tignan mo, napapapwesto siya ng maayos dito. Oh, I think this is gonna be a trade or pwede pa rin naman mag-TP doon si Timbers sa bottom lane if he wants to, pero wala siyang TP. So TP out na rin yung ating tiny, pero abutin siya ng stun and the roar, kinumit na. Oo, oh, okay na din. Kasi na-cancel na yung TP eh, no? Yun lang. Paano sila magde-defend dito ngayon? Oo. Dahil wala na yung... Yan lang ang problema kasi hindi nakapwesto si Tinker dyan para mag-march. So I think this is gonna be a free tier 2, but sa bottom lane natin. Oo. Magiging trading lang. Maayos na yung peso na rin dito ng WG. Diba? Bigayan lang sila dito. Pero tingnan natin, kung kasi malaki pa yung buhay na ito. Ito, nag-TP na yung Darkseer. At meron pa na dito na rin skin. At tinawag na rin dito. Ito yung Stormhammer. Ang tama sa leech. At draw pa na yun. Ito na nga yung Omni. Naglalag na yung Chain Rose Pro Collect. Sa ating team. Pero yung Team Versus, wala silang binabaos. Napakakunat na ito. Ito si Natin Pusay. Naipit na yung Tinker. At mukhang mamamatay na nga doon si Tinker. Para sa ating Tiny. Si kung kaya pa nila lumaban dito. So na-depensa nila yung tier 2. I think nagkamali lang ng konti dun yung draw ranger natin. Na out of position siya dun eh. Ang lalim ng tinipian niya. Siguro sumabay na lang sana siya ng TP kay Darkseer dito sa backline. Oo, dito sa shrine, no? Kaya lang takot sila eh, kasi wala silang vision dun eh. Kaya lang nauna na si Chen dun eh. Oo, kumbaga si Chen ay nagsilbing gabay. Para magkaroon sila ng vision dun. Or kaya naman, pwedeng hinintay niya sana yung Timber. Oo, yung recall niya yung Timber. Then after na ma-recall niya Timber, yung attention na is mapunta sa kanya, then from there, pwede na mag-TP si Draw Ranger natin. Kaya lang siya yung nauna dun. So, kita-kita siguro siya dahil sa Hawk. So, oo, kita-kita siya. Kahit ang lalim niya, kaya siya talaga pasukin dun dahil napakaganda na face ng WG dun. Ito na yung Avalanche, pero nandun yung Proceed. Hindi siya makakadikit dito para mag-dose. Oo, wala rin siyang baba dun. Pero ito na, dinose niya na yung Darkseer dito. Pero anong gagawin ni Darkseer dito eh? Ito siya natin. The Warcry and Storm Bomber ko. Connect yan sa ating Darkseer. Habol pa rin nila dito. Hindi, Avalanche and Tossback. At tingnan natin kung kaya nila patayin si Belo dito, pero napakunat niya itong Espineto. At available na yung dagger niya. Dagger out. Pero eto ah, si Kama. I mean si Mercury. Sinolokin siya at mamamatay. Sinolokin siya ni Kama. Oh my God. I think may right click lang siya ni Kama dun. Silence. Pati yung right click damage. Siguro pati yung silence. Ay, hindi na. May right click talaga siya, pare. Nag-Fury TV lang ata siya. Blade of Fury. Tinake niya siguro yung tore. Oo. Oh my God. Tinry niya i-clear yung creep wave, then si Kama, mira right click lang siya. Solid pa naman yung, solid pa naman yung marksmanship niya. Especially, sobrang bilis na nung attack speed niya dito. Ito, ni-recall na naman. Timber sa dito at next objective, Roshan muna tayo dito para sa side. Deathbringer. Napakaganda ng ginagawa nila. Saka kailangan na din mag... Actually, kailangan na din mag-ingat dito ni Mercury. Hindi niya na pwedeng gawin yung
magkakat siya ng wave din mag... Natuto na siguro siya. Oo, matututo na siguro. Especially, Shadowblade na to si Kama. Pag na-silent siya niyan, wala na siyang takas doon. Ito, ide-depend na nila yung bottom lane, pero sasira na yung tier 2 doon. Tingnan natin. So, hindi na sila mag-abol. Pero meron na rin palang spirit base si Beastmaster dito. Hindi na rin basta-basta pala pwede tumangki dito si Timber. So, oo. Available na rin yung dano para sa akin. March lang, tamang push lang nandito. Pero etong ward nila sa top lane, ha? Pwede nila mapatay dito yung Tinker. Especially si Kama natin is naka-Shadowblade na. So, kailangan mag-ingat dun eh, nothing to say. Pero I think hindi pa siya aware na meron ng ward dun yung Deathbringer Gaming natin, no? Kanina pa nila nawasak. Oo, kanina pa yung ward na yan, eh. Pero tignan natin. But I think... yung bottom lane natin ipo-push lang nang ipo-push dito ni nating to say considering na yung juggernaut natin is nagja-jungle lang siya dun sa triangle area nila. Hindi niya nilulubayan yun. So, mayroon na rin pa ng dagger si Tiny dito. Oo. Oh. Delikado na, napakaganda na ng item nila. So, kulang na lang sila ng pipe. Mayroon na silang grips. Oh, meron na rin silang grips dito. So, pipe na lang. Oh. Kaya na nila meron, dito. Tsaka meron din silang chain heal dito. Napakalaki nung sustain na para sa side ng Deathbringer Gaming dito. So yung timing nila, nai-hit na nila pero sa si OP. Nabigyan siya nung tatlo natin. Roar. Stormhammer into the Roar with the help of a laser rocket ni Tinker. Pero ito sa mid lane. So tingnan natin, makikita nila si Lich dito, the dagger, and the avalanche, naabot pa yung Lich natin. Oo, naabotan pa. Pero yung bottom lane, pinawasak na, pero ito, inabot pa ng vacuum si Beastmaster dito. Siguro si Beastmaster na papahalan dito, pare, wala na siya kahit anong panakas dito. Pero ang laki na nabawas nila sa tier 3, tower. Almost half HP, bringing that tower, so... magandang space rin pala yung nagawa ni Lich doon kahit pakalat-kalat siya. 1k yung na-provide niya damage. Uy! Uy! Sino ko pag dagger out? Ito yung SP pero naka-boots of travel out na siya. Oo, bunti ka na doon siya. Nothing to say. Bunti pa siya doon, oh. Oo. Ganda na sana na face. Pero ito si OP, need niya na mag-iingat, ha? Nabigyan na siya one time. Ayan na nga, nag-iingat na siya. Grouping together with that Drow Ranger natin. Radiant's middle tower is under attack. So yung smoke at tingnan natin nasa ilalim at mahuhuli dito si Spade pero andito na yung backup dancer niya pare the vacuum ball at mamamatay dito si Kama at tingnan natin si ayan pa kayo si Spade no pakakulot niya tingnan natin ito na yung Aegis yung Blade Fury kukumit na rin at mukhang mamamatay dito si Kama pero sa kabila side namatay na doon si Spade at ito na nga namatay na nga si Draw at namatay pa si Chen at tingnan natin kung kaya pa nilang patayin dito si Timberso pero ito mamamatay Juggernaut post down tingnan natin makaya pa nila kumabol dito tapos si Timberso natin ito delikado Avalanche mamamatay yung Lich pero yung Timberso ito mamamatay na rin ato siya sa mid side dito para. Pero tignan natin may trade pero hindi pa ito, yung White Axe at kailangan pa nila ito pa plus basic at maalam na sa Timberso natin good team fight ng WG oh hindi nila in-expect na naka-wrap around na yung WG unity natin doon. So, saktong-sakto yung timing. Pero, tsaka actually, one thing na napansin ko lang doon, napakagandang sidestep nung ginawa ni Juggernaut doon. Sinayawan niya yung Drow Ranger natin doon. Tumacha siya doon sa gilid eh. Hindi natamaan ng silence natin eh. Pero, good play pa rin for Kama. Dagger in Avalanche. Tingnan natin kung kaya nilang abutan dito si Beastmaster. Pero meron siyang dragon toss. Ito na. Uy, nandalabang ka pa. So, ito na yung toss. Yung silence. Kukumit na rin. Tingnan natin. Beastmaster. Maalam na para sa Beastmaster. Pero ito yung B-side.
Pero tingin ko dun sa fight na yun ha, paring RG ha, kung nag-blink si Tinker, tas nilaser niya yung Draw Ranger, I think he could have saved the Beastmaster life and turn that engagement around. Kasi nagpi-playship siya masyado eh. Nakita niya na nag-avalanche dos plus wala nang pang-cancel eh. Wala nang pang-cancel sa rearm eh. Pero mas pinili niya pa rin mag-playship doon. Naintindihan ko naman din kung bakit baka iniisip niya na meron pa. May backup pa. Pero kung nagmatapang siya to, kaya nila patayin dalawa eh. Kakain wala to si Drew. Especially si Beastmaster natin, buying enough time for the Tinker. Napakayaman na nag-tinker natin. Siya na yung top network para sa Dabon. Pero yun yung okay na ginawa ng Deathbringer dito. Nagawa nila ng para maging comfortable si Kama natin at makapag-farm. Kaya nga lang, tignan natin kung paano sila magtatransit dito sa... Tignan natin kung may mauhuli sila dito. Ito, makita pa si Tiny ng Arcane Rune. Ayun si Litsi kung sinong aabutan nila dito, pero nakaramdam yung WG at nasa kabilang side sila. Jagger na talit yung item ha, hindi ko maintindihan. Meron siyang Yasha, Metro plus Shadow Blade. I think nagpo-focus lang siya sa attack. Ito, nag-commit siya ng Fury dito. Oh my god, delikado yung ating Jagger natin at yung Avalanche Toss, at mamamatay na nga dun. Timing yung nangyari doon, actually. Sock yung Fury niya doon, ha? Pero kung hindi yung neutral doon, kung hindi yung mga ube, hindi siya iikot doon, eh. Ito, inabot na si Tinker dito. Oh my god, the vacuum, pero hindi na tama yung stun at makakapag... Out na siya dito. Wala na pagkakas. Sa top lane naman, mamamatay si Leech, pero yung Sinister Gage doon, pampadelay lang, pero the Timber Chain will connect. At sa bottom lane naman natin, the Avalanche... Para sa Sven and the Storm Mamet, tingnan natin kung kaya nilang patayin ni Stroke. Napakadalim yun na, pero nandun yung kill. At paalam na para sa ating Beastmaster. At yun, no? Kapag TP, Sven natin, could have been disastrous for the side of WG Unity if they had lost this Sven, na? So, Beastmaster dun, iaalay niya yung kanyang buhay parang sa kanyang core. Napaka-reckless nung ginagawa ng WG Unity natin dito. Kung saan-saan sila napipitas. All over the map. Sugal na sila kung saan na sila nagsusugod eh. Pinaforce talaga nila mag-TP or makita yung kalaban eh. Pero eto si OP natin. Going for that Lotus Orb. So, he will remove that vessel buff. It will help him a lot for the next team fight to sustain. Easy. Magpa-farm lang muna. Makuwaya lang niya muna yung Lotus Orb niya dito. Kaya-kaya niya ng tankin. Magbibigay muna din pa si Draw Ranger natin. Kaya naman, pwede mag-utility item na lang siya dito. Ito, like yung Dagger, Pike, yung common din na nakikita natin. Yep. Kasi position lang naman yung hinahabol niya dito eh. Meron na siyang mata dito pare. So may pang-cancel na siya sa laser. Kasi meron na itong Aghanims na yung binili ni Tinker. So hindi siya nag-build ng dagon dito pare. So, Aghanims. Para kay Tinker dito, wala pa siyang balak dumili kasi wala siyang buyback dito. At ito, tingnan natin si Juggernaut. Shadow Blade, Ender Orb, kinumit na pa yun. Nakatag siya papapasigin dito. Oh my god, at mawaw. Ito na nga yung Omni, the Vacuum Ball. At tingnan natin kung sino unang mamamatay yung player. Mamamatay na nga si Darkseer. At tingnan natin si Juggernaut. At alam na rin at let's see. Nabutang si Beastmaster. Ito pa, pero hindi available yung dagger ni Tiny dito. So makakatakbo siguro itong mga to. Tignan natin. Wala na silang haabutan. Anticipate na lang ni Firefly if he could cancel out those TPs. Pero... So nasa mali ata yung pagkakaroon niya kay Tiny. Nabligtas pa yung chain natin. Medyo... Nakatulong pa si Jin doon. Sayang eh. Actually, napakagandang timing sana nun for the side of WG Unity to take a team fight against this Deathbringer Gaming. Kasi hindi pa nila alam na may Shadow Blade doon si Juggernaut natin. Surprise pa sana yun. Pero eto, alam na nilang may Shadow Blade to si Juggernaut. So, they are aware of the fact that they need to bring more detection for their side.
spin natin na. Working for his BKB na. Napakasakit nito. Kaya na tanggayin dito at talo na okay. Talo na si Draw Ranger dito. Pero eto si Lich. Nabigyan dito sa Shrine. Waiting na lang siguro. Eto na nga. Available na ulit yung Roshan dito. At nakakuha pa ng D. D timing is everything nga naman para sa side ng Deathbringer. Napakabilis lang. Napakasakit ng binaba. Grabe ang bilis lang niya na dito. Pero kailangan Roshan, ah. Pero kailangan may tumangka ng Roshan dito. Dire structures are Metal ginagamit niya par so hindi niya lang kailangan na dito. Meron ng Aegis plus Cheese inside. Napakabilis ng gaming dito. Pag-take nila ng Aegis doon. With the help of the double damage. Parang sinabi nyo, eto DD para sa inyo. Mag-Roshan na kayo. Mag-Roshan niya sticker dito pero... Oh my god. Wala naman siyang pang-cancel kahit mabuti. Oo, wala rin siya pang-cancel. Hop the dagger out and TP out. Para sa spin. Uy, ba't dyan ka nag-TP? Oh my god, yung spin nag-TP sa shrine nila. At nandito, napaligiran siya dun ng tatlong heroes natin. Avalanche toss. Oo. And the right thing coming from Drow, napakasakit. I think yung map awareness dun ni Velo is medyo nawala yung readance na dun sa mapa natin. Kasi hindi niya lang kung saan nakapwesto yung Deathbringer gaming natin. Wala rin silang vision sa bottom din. Oo, wala siyang idea. Ito na nga. So, para sa tier 3. Bottom lane at tingnan natin kung kayang i-defend to. Ang WG nag-commit na ng buyback sa spin dito, so play safe lang muna tayo mga kaibigan. Pero nandito yung vacuum ball na napakaganda setup pero wala nang follow up. Walang follow up. And the storm hammer. Kokonek yan and the roar. Makupulit tayo din natin. Ay, yung person natin napakalalim ha. Which is hindi kumana tayo sa beset. Sa beset, na beset sa doon. Mamamatay rin na tayo yung draw pero wala silang vision para sa Shadow Blade. Nagkaroon tayo ng slight miscommunication doon for the side of top Deathbringer Gaming. I think hindi yun yung initiation na kanilang hinahanap. Ang hinahanap nila doon is yung vacuum mod into that Blink Avalanche Toss ni Tiny. Cooldown pa yung Blink ni Tiny doon or na-cancel ni Tinker with that racket. Hindi natin alam pero as far as we know, wala yung follow-up ni Tiny doon sa... Siguro na-hype siya masyado, hindi nyo na napansin yung tropa niya. Ito yung vacuum maka-cancel. TP out ni Darjeet pero ito yung tingnan natin kung abot pero hindi na siya na-miss micro si Gubara dun. Sumobra yung kanyang yung hero niya yung na-control niya hindi siya huminto eh. Oo, dire-direcho. So I think ang nangyari dun habang kinokontrol niya yung troll war, yung dark troll warlord, hindi niya in-expect na TTP yan siya ni nothing to say. Butang pa pero napakalayo na ni Spin dyan. So, a missed opportunity for the side of Deathbringer Gaming. Ito pa naman yung pinaka-biggest kills around the map para sa kanila eh. Si Tinker. Ito, aabutan dito. Si Lich na po. Easy ka lang. Easy kill lang. Avalanche toss. Unstoppable na si Tiny. Pero dito. Ito rin ha, sa bottom lane. Kailangan nila mag-ingat dito. Yung Beastmaster, nag-split lang. Ang baba na ng buhay ng tier 3 nila sa bottom lane. At di pa available yung port nila. So, I think makukuha na ni Beastmaster. Ito, pinipilit niya na. Pero nandun yung dagger out, TP out. Ito, parang na bottom lane. Pero may call dyan yung team. Ito, yung tinatawag niya si Keeper. Na Fury, napakasakit. Mukhang mamamatay yung dito. Pero hindi na. Ito na nga yung Tiny. Napakalalim na rin. At ito, yung Keeper team. Pero nakapag-dagger out yung Zeno. Oo, sinatik ko siya. Ito, nag-buyback din si Tiny natin, so I think he will be recalled again. Ito, tinatawag na pare. Yung gagawin dito ng Deathbringer. Pero available pa yung Omni natin dito, ha. Fury. Kula ata. Ito yung roar. At yung Omni Slash, mayroon na doon yung toss out. Tignan natin at mukhang... mamumuhay pa ba, pero mamamatay na. Pero nandun yung 4 stop. At ako po, inaabot doon. Mamamatay na rin si Drow. Dahil solo na lang siya dito. Nag-iisa na at iwala ng mga tropahan. Ito na nga yung Storm Hammer at paalab na para sa Drow. Ako po, ang hirap. Hindi nila kaya ng talaga, hindi nila kaya i-push to hanggat buhay si Tinker. I mean, pagka 5 heroes yung kompleto sa WG Unity, parang RG. I think yung kailangan nila dito is makapit na sila kahit isang core para mag-push. Pero yung pinaka-ideal dito na mapatay nila is yung Tinker. Pero may hirap po di... Lalo na wala sila pangunin. Kaya kasi yun na mga na-miss nilang opportunity. Pero, moving on to that. Walang buyback yung dalawang point nila dito. Pwede mag-high ground dito yung WG Unity. Napakabilis lang at wala pa rin. 40 para sa side ng Deathbringer. At ito na nga, split.
transition para sa bottom lane. At makikita pa dito si Chen. And the right is coming from Juggernaut. Pero nandun yung search para mag-save Chen natin. And then, reverse natin. Ha? Wala na siya. Ano dito? Wala nang pakilang par. So, right click lang para sa barak. Wala nang pakilang si Juggernaut. So, vacuum po. At eto na, walang pili niyang Blake Fury TP niya. Timber Chain, pero nakapag-dagger out si Beastmaster dito. So, wala silang aabutan. Nawasak na nga yung bottom. Mini barak sila. Velo will commit for this one as well. The BKB and the Radic coming from Velo. At eto na, TP out. Wala pala siyang TP. Wala siyang buyback nga pala. Oh my god, delikado pala yung ginawa niya. Pero mukhang makakatakas pa si Velo dito. Pero nandito si Darkseid ng gabol. At nasa likod na rin si Tiny at Avalanche Toss. At paalam na para sa Spain na walang buyback. Pero nakuha yung pero mini barracks think, nila sa bottom lane. Nawala na rin yung mini at sa mid lane. Tingin mo ba worth yun? Para sa akin, tingin ko worth yun. Oo, worth naman. Kasi nakuha naman nila yung ano. Pero kung isang barracks lang yung makukuha nila, hindi worth yun. Kasi kayang tumulak pa rin ng ano eh. Oo, lalo na draw yan. Oy, mauhuli na dito si Tinker. Napakagandang observer ward. Pero nandito si Juggernaut. Uy, nawala yung OP. Nakansin lang yung OP dash niya doon. Sa konting interval lang na mata, parang nakansin. Pero nandito na naman yung Silver Edge. Pero eto na yung timing nila. Pero available naman si Marlin, nagdadali-dali pumunta doon sa mid lane para i-recall yung kanyang mga teammates. Kasi kailangan nila may mapala dito eh. Kung hindi, Timber Chain. Tignan natin kung kaya nilang abutan dito si Timber. So, Timber Chain again. And then, Stormhammer. Kukonek yan sa ating Timber. So, pero nandun ulit yung Timber Chain. And the Surge. Mukhang makakawala na talaga dun si Timber. So, wala, they don't have the lockdown. Pero ito, sinisignan nila. To keep this Timber so in place. Pero ito, smoke. Napanda na yung smoke na ito. Oh. Hindi siguro inaasahan. Oh, hindi asahan ito actually ng WG Unity. So, they're gonna smoke in the opposite side of the map. Napakabilis na movement ito para sa WG Unity. And I don't think na yung Deathbringer natin is aware. Oo, napakalayo na is kanila, nasa may likod na. Oo, napakaganda nung kanilang play dito actually. Ito, makikita si Drew. Oh my god, Stormhammer, ulti slash. At yung mata, tingnan natin. Uy, mukha akong tao sa mga tao si Drew. Pero nandun yung BKB, Lotus Orb, at Shadow Blade. Pero hindi na kasip yung ano dito. Si Dustin, at mamamatay na nga dito si Chain. At tingnan natin kung kaya pa nilang patayin si Timber. So, the vacuum. Pero yung Shadow Armor, the Avalanche Toss. At pangalam na para sa ating Spain. At wala pa rin siyang buyback. Makakapagwata. Pero nandun yung Jules. At maalam na para sa ating Teach. Pero babalik pa sila nandito. Yung Beastmaster natin. Pero nat-available yun, ha? Yung pag-ibig na babalik. Ganito, pero nandito yung Juggernaut. Tingnan natin kung kukumit niya. Ito, nag-commit pa yung Juggernaut natin dito. The Blade Fury, at mamamatay doon si Tiny. Wala nang aabutan dito si OP. Oo, sobrang layo nung... Actually, I think for WG Unity, it could have gone well for them if they had brought down that Darkseer. Kasi nagbuyback yun eh. Almost na muntik na mamatay doon yung Darkseer natin. I think yun yung idea nila kaya siguro inabol pa lang. At saka especially si Ikama, low HP siya doon. Oh my god, at aabutan dito si Kinger pero wala silang pang-cancel. Cooldown yung vacuum na dito. Kumit
siya ng vacuum dito. Pero ito yung hintay nila ng Deathbringer dito. I think they will just wait for that third Roshan to come online. Available na si Roshan. Third Roshan na to, no? Napakabilis. May shard na to. Yung sinong gagamit ng shard sa kanila. Oh, shoutout kay RJ Kamasura. Magandang gabi sa'yo, kapatid. Happy viewing tayo. Pero eto na. Si Darkseer naman ang gagamit ng ano dito, Refresh or Shard. Kung makukuha nila, naku po, wala ata silang oros ng Roshan. Oo, oh, hindi nila chine-check pa. Pero eto, titignan natin kung i-check ba ni Marnie na, or ni Kama yung Roshan. Buhay na yung ano. Oh, but I think they will check this soon enough. Tignan natin, pero hindi pa din. Rin. Oo. Oh. Eto na nga yung TV at kita-kita, pero nandun pa pala si OP. At tignan natin, paalam na si OP, mamamatay siya sa laser. Tignan natin kung nandun yung silver itch. At may ano, may gems. So nakita niya pa si Drow dito na palakad-lakad na naka-shadow. Yun yung first reveal natin ng ating Hex. Para kay Tinker. At wala palang buyback dito si OP. So this could be it para sa side ng WG. Buyback rin pala siya sa may top lane na Crash, no? Oo. Oo, wala. Naalala ko. Ang beast niya rin pala napatay ito. Oo. Dire's bottom shrine is under attack. Tingnan natin. Ito, naka-smoke. At magtatanim ng orbs. Pero nairon tayo si entry dyan. Hindi na aabutin to. Uy, yung leech natin. Ah, balas tos. Pero nandun yung pro shield. Pero pinigrate lang nila si leech. Pero nandun yung force stop. And that bigay-bigay na mid na. Para sa ating spin. The Sinus Crit case. At mamamatay dito si Dark Shield na walang buyback. Radiant's bottom oh my god. Napakaganda lang kay Taker actually. Kasi pagka-blink ni Dark Shield, naka-hex na kagad siya eh. Na-hex na agad siya ni Tinker, so nakatutok na yung hex niya. Ito, Silence, Avalanche, pero walang pinabouse dahil sa Project pati ang Warcry. My god, ito na yung dagger in. Parang matigay yung storm mamas, pero aabuti na nga dito si Tinker. Napakalali mo, ito yung PKP and the Silence. At mamamatay dito si Tinker at nagkupit na rin siya ng buyback. Kaya lang, siya na lang si Drone dito. My god, wala ka ng buyback yung mga trail. Nakain tayo, may buyback ko pala, the Avalanche Storm. Magkukomit rin sa buyback. Bakit napakalalim mo ng Sinister Gaze? Tignan natin yung Tinker. The blink in, pero nakapag-blink out po. Tignan natin the use. Oh my god, Tinker, wala kang buyback. Pero wala naman BKB si Drew. Kaya di basta-basta makakalapit to eh. Dito na nga. The Silence, pero pinabayaan nila si Tinker doon. Si Tinker, wala siya buyback dito. Ipag-asa pa dito yung Deathbringer Gaming. Pinabayaan. Sobra silang natuwa dito. Tara, mag-dive tayo sa well. Pero ba't di na bumalik si Juggernaut sa top lane? Parang puno-puno pa yung buhay niya eh. Siguro inaasahan siya ni Tinker na bumalik. Siguro knowing na walang buyback yung Timbers na natin doon at Darkshire, nag-call siya na, tara, i-dive natin yan sa well. Kaya-kaya natin bigyan yan. Mayroon palang buyback. Pero may buyback si Tiny doon. Actually, kaka-up lang nung buyback ni Tiny doon. Kaka-up biglang nagkaroon eh. Kanina wala eh. Pumatak lang yung piso-piso natin doon na donasyon. Ito makikita si Spin dito. Pero wala na silang pakinam kay Spin. Didiretso na sila dahil walang buyback yung Tinker. Oh my god, kaya na na Romeka. Draw Ranger yan, pare. So, mabilis lang to. Shoutout kay Lodi Joyd, Abad, Tahimik Gamer, sabi ni Brian Gomez. Magandang gabi ito. Ito nga, direkta na nila. Diretso na sa tier 4. Pero nandun yung Juggernaut sa likod. At yung Leech mamamatay rin, pare. Kaya lang wala silang freeway. Oh my god. Tignan natin kung kailan mag-up. At mega cliff na sila. My god, pero wala kayong cliff dito. Pag nag-available na yung protection, ito na nga, nag-up na yung protection. Oh, ay, what's the video ko kayong ipinit dyan? Stormhammer, White Ox, pangaras na. Pero ito na ngayon, napakalayo at mamamatay ata dito. Nandun yung search yung Omni Slash and the Manta. At kay Obi lang tatama yung Omni Slash. Tignan natin, napakagulo. Ito yung chin, mamamatay dito. And the Beastmaster, napakalalim na rin. Pero available yung buyback niya. At instant buyback para kay chin. At 15 seconds pa. Tinker natin. Oh, ito. Minibarak na lang siguro makukuha nila dito. Meron yung Stormhammer. Uy! Objective lang tayo. Parang buhay na si Tinker. Oh, oh my god. Eh, si Obi. Si niya may tier 4. Oh. Ito, nakuha na nila yung Minibarak. Para sa mid lane. Pero ito na. Buhay na ulit si Tinker. Kailangan mag-back ng Deathbringer game. Ito nga yung BKB. Pero na doon yung Ghost Sempre ni Bedo. At mahuhuhi si Juggernaut. Para sa ating bro at mamamatay na nga si Tiny at mamamatay na rin nata si Darkseer dito. Bakit kasi hindi pa kayo nagbaba? Patignan natin. I think this is the game for WG. Abutan pa niya si Obi dito pero wala na siyang mana pang stun. At ito na nga, nandito na rin yung Lotus Orb pero cooldown pa.
floor natin pati yung store mamil. Wala ka siyang mana pero umabot yung base. At laser missile, mamamatay na rin doon yung timber. So natin bakit kayo Mega Creeps nag-stay pa doon. Two heroes against Mega Creeps at para sa side ng WG, limang heroes pa yung buhay dito. I think this is the game for WG Unity already. Pero in-expect ko yung Deathbringer doon, magme-mega lang sila. Ayun na nga, GG has been called. 41 minutes into the game. 6k gold din para sa side ng WG Unity. So what a game! Ah, upside down yung game natin dito.